Okay, so in this particular lecture, no, i-discuss natin yung first type ng special purpose op-amps. No. So, special purpose op-amp is a continuation of op-amp applications, no, kung napanood nyo na or inaral nyo na yung midterm coverage, no, tungkol sa voltage summer, some of the op-amp applications, so integrator, differentiator, voltage buffer, etc. Eh, sa pinag-iwaliwalay ko yung, ano dun, eh, yung bawat types ng op-amp applications para mas detailed na ma-discuss ko sa inyo kung paano ba siya gumagana talaga. No? So, in this particular topic, no, i-discuss natin yung special purpose op-amp naman. So, kaya ko na sinabing special purpose op-amp, no, compared sa op-amp application, no, yung mga i-discuss kong op-amp configurations dito is meron silang specific purpose talaga na ginagamit sa industry. Okay? Kasi compare mo kay op-amp applications lang, which is integrator, so yeah, parang normal arithmetic operation lang, no? walang masyadong purpose sila. Okay, so but this particular special purpose op-amp, no, meron talaga silang specific na application na ginagamit, no, sa industry, in today's industry. Okay, so first type ng special purpose op-amp is I have here a simple op-amp configuration lang. No? So wala kayong makikita ng inverting feedback, no? From the output papunta sa input. No? Meron akong input, meron akong 2 volts sa inverting terminal, meron akong input signal sa non-inverting, and then bounded siya from negative 3 volts, no, to positive 3 volts. So ngayon, i-plot natin yung output nito, no? And then based dun sa output signal na derive natin, no, doon natin isasabihin kung ano ba yung application nun o yung purpose nun. Okay, so i-plot natin yung output nito. So palit tayo ng kulay, gawin natin yellow muna. Okay, so mag-designate muna tayo ng input dito. So, let's say, gusto kong magpasok dito ng 5 volts. 5 volts peak sinusoidal signal. Okay, so ang pinakamadali dito is ilagay natin yung equation ng output. Okay, Vout equals open loop gain times V plus minus V minus. Okay, so after nito, i-plug in natin yung mga values, yung open loop gains, is assume natin tong configuration to is ideal condition. Okay, so open loop gain is infinity, tapos V plus is nakakabit dun yung V in. So sinabi ko na to dun sa previous video ko na pagka yung input signal ko is sinusoidal, ibig sabihin nagva-vary yung voltage. Okay, ilagay niyo muna siya sa equation as yung variable na input lang. Okay, minus V minus, yung V minus is 2 volt. Okay, so lagyan natin is 2. Okay, so based dito sa output equation, after that, no, i-analyze natin, no, per input cycle. Okay, so what do I mean by that? So i-table natin. Palitan natin kulay, gawin natin light blue. So i-analyze natin siya bago natin i-graph, no, per input cycle. So mag-start muna tayo, no, dahil meron akong 2 volt dito, mapapansin niyo. Meron akong 2 volt dito. Okay, so normally kasi 'di ba pag nagsosolve tayo dun sa previous op-amp configuration is 0 volt lang to, no, wala tayong pakialam dito sa V minus because lagi itong naka-ground, eh. So dahil meron akong 2 volts dito, maaapektuhan ngayon yung output, no. Tsaka dun sa input din. Medyo magiging complicated. So ang the best thing, yung technique dito is i-analyze natin siya, no, with reference dito sa 2 volt. So analyze natin yung output, no. Pag ang pumasok sa op-amp ko is less than 2 volt muna. Okay, mag-analyze muna tayo, no. Pag yung Vin ko is less than 2 volt. So ano mangyayari? So yung output ko is equal sa infinity. Okay? Since less than 2 volt to, no, pag minus ko sa 2 volt, so ano ba yung less than 2 volt? So 1.5, 1, 0, negative, basta less than 2 volt, no. Pag minus ko sa 2 volt is a negative value. Tama, it makes sense, no. So a negative value, no, i-times ko sa infinity, sa malaking number, no,
is a negative value. So negative times infinity is negative infinity. Okay? Ngayon, dahil bounded yung op-amp ko no, from negative 3 volts no, to positive 3 volts, so hindi ako pwedeng maglabas ng negative infinity volts, ng napakalaking negative na value, na voltage. Kasi bounded lang ako from negative 3 to positive 3. So ano magiging sagot ko dito? Yung output ko is hanggang negative 3 volts lang. Okay? So i-leave natin siya as is. Ganyan lang siya. So next, i-analyze natin ngayon. Pag yung Vin ko is equal sa 2 volts naman. Okay, so ito pinakamadali na to. So pagka 2 volts yung input ko, no, 2, i-plugin ko dito, no, 2 minus 2, okay, times infinity is 0. So yung output ko pala, pag ang pumasok is 2 volts, is 0 volt. Ganun lang kasimple. Okay, next, limit tayo. What if naman pag yung input ko is greater than 2 volt? Okay, madali lang to. So pag greater than 2 volt na siya, positive values naman, kasi to, ano ba yung greater than 2 volts? So 2.5, 3, 4, 5, etc. So pag minus ko doon sa 2 volt, okay, so positive value times infinity is positive infinity yung output ko. Okay, so ulitin ko ulit, positive volt. Hindi positive infinity volt rather. So hindi ako pwedeng maglabas ng positive infinity volt dahil bounded lang ako hanggang 3 volts. So ang sagot natin dito is hanggang 3 volts lang, positive 3 volts to be exact. Okay, so meron na tayong values na makakatulong sa atin, no, para i-graph yung output na signal natin. So baba natin, no, para mas may space tayo. Okay? So i-summarize ulit natin dito. Iba natin kulay, gawin natin siguro orange. So summarize natin dito, no, at Vin is less than 2 volt, output ko is negative 3 volt. Okay, tapos pagka yung Vin ko naman daw, naging circle yon. Vin ko naman is equal sa 2 volt, okay, yung output ko is 0 volt. Okay, tapos pag yung input ko naman is greater than 2 volt, yung output ko is positive 3 volts. Okay, so graph natin. Okay, maganda kulay. Siguro, nagamit na natin si pink na lang. Okay, so i-graph muna natin si input. Okay. Si input muna dahil yun ang pinakamadali kasi yun yung given. Okay, so, balik tayo dito sa, nagamit ba natin yung yellow? Siguro yellow na lang ulit kung nagamit natin. So, ang input natin ay 5 volts peak. So, graph natin yung 5 volts peak. So, ito yung 5 volts. Okay, so mag-start na tayong mag-graph ng output. So, ito yung Vin. Okay, so ibay natin yung kulay. Designate natin siya. Sige, violet na lang siguro. So, ito yung output naman. Okay, so start tayo kay less than 2 volt. Okay, ibay natin kulay kasi dark violet siya. Siguro balik na lang ulit tayo sa... Siguro sa green na lang ulit. Okay, start tayo kay less than 2 volt, no. Sabi diyan at Vin is less than 2 volt. Okay, so ilagay natin dito sa ano, maglagay tayo ng 2 volt na limit. 2 volt. So sabi diyan at Vin less than 2 volt. Saan yung part ng input signal na 'yon, no? At input signal daw is less than 2 volt, which is ito. Yan. I-project natin sa baba para matrace natin. Sabi dyan, if Vin is less than 2 volt, what is the output? Negative 3 volt daw. Sige, light do. Sabi dyan, at less than 2 volt, yung output ko is negative 3. I-extend natin to green. Negative 3. So, ito yung negative 3 volt. Negative 3 at less than 2 volt.
So itong buong to, itong buong less than na 2 volt na to, no, from 2 volts pababa, actually ito nga hanggang dito yan. Dito yan, no. Yan yung input signal na yan, no. Less than 2 volt, no, negative 3 daw. So ito yon, ito yung input natin. Okay. So next, oh, check nito, check. So at Vin is equals 2 volt naman, okay? So ibig sabihin, pag yung input ko is pag ang pumasok sa op-amp ko is 2 volt naman. So ito yon. So, yan yon. So ang output daw ay 0 volt. So ganito pa lang mangyayari diyan, no. So at Vin less than 3 volt, so straight lang siya, negative 3 volt. So pagdating dito sa 2 volt, no, double siya sa 0. Kasi at Vin is equal to 2 volts, 0 volts yung output ko, eh. So ganyan siya. Okay, next, check na to. So at Vin is greater than 2 volt naman, positive 3. So ano na, saan ba yun? Ito yun. Ito yun. So 2 volt, greater than 2 volt rather. So ito naman siya. Okay, sabi niya dyan, positive 3 volts. So ito is positive, naghalo-halo na yung kulay. So positive 3 volts, so ito siya. Yun. Okay. Tapos i-bounded natin. So ito siya, no, positive 3 volts. And then the cycle repeats. After nitong 2 volts, less than 2 volt na naman ulit. So balik ulit siya sa negative 3. Okay, so after noon, ito magko-continue lang 'to, papasok ulit sa 2 volt. And then magiging 0 volt ulit, and then papabalik ulit sa 3 volts, and so on and so forth. So anong papansin natin, it is a square wave or a pulse na signal sa output. Okay, so ano yung purpose nitong op-amp na to? So, pwede ko sabihin na this is an analog to digital converter. Okay, so which makes sense naman kasi from analog signal, no, sa output is ginagawa niyang pulse or square wave. O is other term for this type of op-amp configuration is analog to digital converter. Pero most general name for this type of op-amp configuration is a comparator. Okay, bakit ko nasabing comparator? It's because meron akong reference signal, eh. Balik tayo dito sa taas, no. It's because meron ako dito nga, may reference signal ako na 2 volt. Paano ako nasabing comparator? Ano yung kinocompare niya? So, ito, pag yung input ko is kinocompare niya yung with respect sa reference ng 2 volt. So, pag yung input ko is less than 2 volt, no, ang ilalabas niya is yung negative extremity, which is negative 3 volt. Okay? So, pag yung input ko naman, iko-compare niya. Pag yung input ko ba is pumasok, is greater than 2 volt. Ang lalabas niya daw is yung positive 3 volt. So, kino-compare niya. So, pag less than 2 volt, okay, ilalabas niya negative 3. And then, pag yung input ko naman is greater than 2 volt, so ilalabas niya is 3 volt. So, nagko-compare sila based dun sa reference ng 2 volt. Okay, so, mas general itong... mas general na term yung type ng op-amp configuration to as a comparator. Okay? And other term for this comparator is itong ADC or analog to digital converter. Okay, so this is a simple analog to digital converter. Okay, so I hope it makes sense, and sana may natutunan kayo dito sa pagsosolve natin ng comparator. Okay? So thank you for listening, and God bless.